nais at hiling natin asa ay handa muling gawin kung para lang sa'yo mahal. Napakaswerte ko talaga dyan sa asawa kong yan. Generous, thoughtful at caring. Tamo. Ay nako, friendship. May kasabihan tayo. Once a playboy, always a playboy. Ikaw ang kabit na asawa ko, hindi no? Hindi po totoo no! Yan. No! Mami ka! Hindi po. Sa National Demographic and Health Survey noong taong 2017, isa sa apat na babaeng kasal na may edad na 15 hanggang 49 years old ay nakakaranas ng physical, sexual o emotional abuse mula mismo sa kanilang asawa o partner sa buhay. Kabilang na rito ang tampok na totoong kwento na aming ihahandog sa inyo ngayong gabi. Noong August 12, taong 2013, nagulantang ang Kamaynilaan nang mapabalitang pinutol ng isang babae ang ari ng kanyang mister. Ang mga pangyayari bago siya humantong sa ganitong krimen at kung ano ang kinahinatnan ng kanyang kaso, tunghayan sa aming shocking episode na pinamagatang A Woman's Revenge. Akin na lang ayaw panunta ko, huwag mo sirain yan! Akin na! Magluluto akin na. Ako! Sana sa akin! Akin na! Akin na paninda ko yan eh! Basta makinukuha! Iluluto ko lang ito eh! Balis ka nga dito! Paninda ko! Nay! Akin na yan! Naman huwi! Papa! Akin na! Huwag niyo na usaktan yan eh! Paano ko hindi sasaktan yan eh? Tinapay mga paninda ko! Inuusaktan yung nanay ko. May sakit ako kasi yung nanay ko eh. Huwag niyo na usaktan. Baka naman kami. Sisira ng baliw na yung paninda namin. Ano papakain ko sa mga anak namin? Papa, pasensya na ko. Pero aga-aga sisira niyo pa ang paninda ko. Ipili na lang tayo. Sisira na kayo dito! Basta kayo! Pasensya na ko. Inuluto po ito. Basta kayo! Ipili na lang tayo. Halika na, halika na, pinisan mo. O si Mr. Jimenez, sasikasuhin mo ha. O regular guest natin siya. Mama naman, ako pa ba? Mama, hindi ko talaga to kaya. Uwi na lang ako sa amin. Gaga ka? Paano may papagamot ang nanay mo sa probinsya? Pumunta ka nga dito para sa kanya. Dami mong pangautang, di ba? O si Mr. Jimenez, sasikasuhin mo ha. Oh, ay, good luck, friendship. O sige, 2 minutes ka na lang. Bilisan mo dyan. Walang bago dito. Kami pa tayo. Brad, nag-tips na sa akin si manager. May bago at sariwa siyang ulo. Kaya? Ay, hindi totoo yan. Tara! Gentlemen, for the first time on stage, please welcome the innocent, Miss Tao. Sabit lang, pre. Mukhang yan bago. Thank you.
Eva, paano mo nakilala si Ace, yung asawa mo? Kilala ko siya sa bar. Gaano katagal kang niligawan? 2 weeks lang po. Ano? Binigay mo na ang matamis mong oo ng 2 linggo? Hala! Ba't naman ganun kabilis? Kasi po, nakikita ko sa kanya yung mabait siya. Saka maunawain siya na sinabi ko sa kanya yung mga problema ko. Oo. Naunawaan naman niya ako, tutulungan niya raw ako. Kapos yun. Okay naman po siya. Gusto ko naman po yung mukha niya dahil maamo po yung mukha niya. Ano mga sir, okay lang kayo dyan? Drinks ha? Kung gusto niyo pa ng drinks, order lang. Sir, wait lang ha. Sir, wait lang ha. Besi, ikaw na muna doon ha. Dito lang ako ha, Besi. Hi! Hello! Hi! Mahal, ano? Kanina ka ba ba nito? Okay lang. Happy birthday! Mahal! Pagkasalan mo namin. Pagpakasal na tayo. Eh, masumama ka na sa akin. Kalimutan mo na pagiging kristal mo. Mahal! Di ba alam mo naman na kailangan ko pang alagaan si nanay? Tsaka alam mo, sigurado ako na hindi ako matatanggap ng pamilya mo. Mababa yung tingin nila sa mga katulad kong babae. Magsilagahan ng ganyan. Wala akong pakialam sa kasabihin at iisipin nila. Ang importante sa akin, ikaw, ako, tayong dalawa. Will you marry me? Nagawa mo na ba? Mahal? Happy birthday, Nick. Salamat, mahal. Wala ba kayong mga kamay? Salamat. Happy birthday. Ayan. Cake pa yan. Tinagot ako! Salamat, mahal. Lea, huwag kang mag-skandalo dito. Ikaw pala yung ahas na nag-agaw ng boyfriend ko. Sinasabi mo, ha? Aray! 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 Lea, mag-uusap na lang tayo. Talaga mag-uusap tayo? Sige na, sige na, sige na, sige na. Ikaw, ha? Totoo ba yung sinasabi ng babaeng yun? Nakipag-break ako sa kanya. Pero ayaw niya eh. Pero ikaw totoong mahal ko. Ikaw ang mahal ko. Akala ko ako lang yung mahal mo, ha? Nagtiwala pa man din ako sa'yo. Pero babaero ka pala, hayop ka! Wala na yun. Ikaw ang mahal ko. Mahalin ka. Psst! Oy! Ano yan? Regalo, Donnie. Ni-ace kay inay. Usus! Ganon? May suhol agad? Di naman. Ano ka ba? Matagal yan ang binili yan para kay nanay. Ay nako, ewan ko friendship ha. Pero kay aga-aga, yung baho ni Ace, lumalabas na agad. Eh, paano pa pagkasal na kayo? Hindi niya mahal yung babaeng yun ha. Ako. Ako yung mahal niya. Okay? Naniwala ka naman. Ano, eto, nag-sorry lang. Pinatawad mo na. Ano, bigay lang ng regalo, okay na kayo? Ay, Diyos ko, friendship, ha? Ang hupok mo. Kaloka. Ano ka ba? Papakasalan niya pa rin daw ako. Pwede ba, ha? Kaya, tigil na ako sa pagsasayo. Ewan ko, friendship, ha? Pero kung ako sa'yo, kilalanin mo muna yung Ace na yan. Tsaka, kung talagang mahal ka niya, aba, eh makakapag-intay siya kapag handa ka na. Dahil sa labis na pagmamahal ni Eva kay Ace, pinatawad niya pa rin ito. Tinupad naman ni Ace ang pangakong kasal kay Eva. Nagbunga
ang kanilang pagsasama ng dalawang anak at umasenso ang kanilang negosyo. Salamat, ho. Mahal, ho. Kita mo talaga naman, ho. Alam mo bakit? Ito kasi aking lucky charm. Malapit na, malapit na. Mahal, ibigay mo to kay mama sa probinsya, ha? Sa nanay mo. Padala natin yan. Salamat, mahal. Dali, ha? Sige. Friendship. Tingnan mo, napakaswerte ko talaga dyan sa asawa kong yan. Generous, thoughtful, at caring. Tingnan mo. Ay, nako, friendship. May kasabihan tayo. Once a playboy. Always a playboy. Ay, nako, friendship. Alam mo, PR niya lang yan sa mga customer. Pero sa puso niya, ako ang nag-iisang reyna. Sa loob ng 10 taon yun, friendship, ah. Dapat lang, no? Kasi nakikita mo tong ukay-ukay mo. Ay, gagawin ko tong hukay-hukay. Dito ko siya ibabaon. Rami! Ikaw talaga. Hindi ko kayang gawin yun. Kayo-kayo. PR na lang yan. PR, PR. Oh, para makarami tayo ng benta. Mga anak, labas na kayo. Alis na yung papa nyo. Mahal? Mahal, kailangan mo ba talaga yung isang buwan umalis? Alam mo naman, aayusin ko yung permit natin sa Baguio, kaya medyo ganun katagal. Ba't kasi ngayon ka pa aalis kung kailan malapit na ako, mga anak? Mahal, kaya nga may cellphone, diba? I-text mo ako pag may emergency. Pababa ka agad ako. Okay? Sige na lang. Mga anak, labas na kayo. Alis na yung papa nyo. Sige halika, na. Halika. Oo, sige ha? Na, huwag na mahiya. Mabait, sige ha? Na. Huwag na mahiya. Nakabait kayong dalawa, ha? Ha? Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye. Yes, andito na yung taxi mo! Andyan na. Tuloy na ako, ha? Ingat ka. Sige, sige. Dahil sa nabasang text message, muling naghinala si Eva na may ibang babae si Ace. Para patunayan na totoo ang kutob niya, sinundan niya si Ace paakyat sa Baguio. Oh, alam mo, gago talaga yung asawa mo eh. Alam, kahit siguro posting na kapalda, papatulan yan. Eto naman tayo, naghahanap ng ebidensya. Eh, malino pa sa singkat ng araw na niloloko ka ng mister mo. Hindi, Kitty. Imposible. Kasi may mga anak kami. Tapos ito, buntis pa ako. Kaya imposible. Hindi niya magagawa yun. Uy, friendship. Okay ako. Kaya ko. Umuwi na kaya tayo. Mamaya, mapano pa kayo ng baby mo? Tapos, paano ka naman nakakasiguro mahanap natin dito yung asawa mo? Sabi kasi nung mga tindero, dito daw siya naglalagay. Kaya nandito lang yun. Asawa mo. At Diyos ko, ito nga, ay, tamang-tama kami, Ace. Kumapit nga. Naku, downgraded naman, Ace. Ay mo naman, oh, itsura, layo. Ay, excuse me, hindi ako kamit, ha? Hindi daw siya kamit. Anong hindi? Alam mo ba na yung kasama mo ay asawa ko na may mga anak kami, ha? Oo, matagal ko nang alam, pero pinakasalan ka lang niya. Ako ang unang ina na kanya, kaya hindi ako kabit. Ako ang nauna. Halata, halata, ay, girl! Ay, Ay, ang ulo ko, ha? Okay. Uy,
hayaan mo na sila. Hayaan mo, asawa mo. Yan yung pagmumukhang yan, makikita niya araw-araw. Ay! Uplak sa kanya! Nagalawi na tayo. Hayaan mo siya. Oh, naku! Kakaisa din ako sa'yo. Liga na. May asawang nauna sa'yo. Opo. Napatunayan ko, totoo pala. Tapos may anak siya. Dalawa po bali asawa niya, sinabay niya po. Bukod sa'yo? Opo, bukod sa'yo. Tatlo kayo? Opo. Kay, tulong! Ay, makatulong ang anak! Anak ko! Nakakaloka! Nakakaloka kayo, kaibigan ko! Ayang bagal ko! Kuya, iligtas na yung anak ko! Kuya, iwan ako! Salamat tayo sa Diyos. At ligtas ang anak natin. Ano pa ako pinakasalan? Inanakan. Kung lolokohin mo rin pala ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Kaso, nakadisgrasya ako eh. Natakot ako sabihin sa'yo. Kasi pag sinabi ko sa'yo, baka hindi mo na ako pakasalan. Ako? Ako yung mahal mo? Eh, tagal mo ang nagsinungaling sa akin. Kung mahal mo ako, sana naging tapat ka, kaso hindi. Wala kang awa. Hinayaan mo kami nung anak mo, nasaktan nung babae mo. Yun ba yung pagmamahal na sinasabi mo, ha? Tumahalin mo ako. Bigyan pa ako ng pagkakataon. Hindi na ako magsisinungaling. Hindi lang ako yung pinagsinungalingan mo. Pati yung mga anak mo, is lahat kami. Lahat kami pinagtaksilan mo. Katawag mo, marawa mo. Yes. Ako sa'yo. Eh, hindi na ako makikipagkita kahit kanino. Alam-alam sa mga bata, sa atin. Mali. Maling-mali ang gagawin mo. Ganun na lang? Hihiwalayan mo ang asawa mo. Tapos, dadalin mo ang mga bata dito sa bahay? Ano? Gusto mong bumalik? Si Ace. Doon sa kabit niya. Ayoko ho na eh, siyempre. Kaya lang na yan, sakit-sakit po kasi nung ginawa niya. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang tanggapin ulit. Anak, galit din naman ako kay Ace sa ginawa sa'yo at sa mga bata. Pero, tama ang nanay mo. Mali na basta ka na lang bumitiw at bumalik dito. Lalo mo lang siya pinagtutulakan bumalik sa babae niya. Bilang may bahay, dapat marunong ka magpatawad sa pagkukulang ng asawa mo. Ganun talaga ang buhay may asawa. Hindi perpekto. Pero pipiliin mo, mabuo kayo. Titiis ka hanggang kaya mo. Pero, pag sinaktan ka niya uli, lumaban ka na. Lumaban ka.
sandaan na lang lahat yan. Pwede bang sikwenta na lang lahat ng ito? Sikwenta? Malulugi naman yata ako. Sige na, pwede naman kitang bayaran. So kahit ang matangkaan. Sikwenta? Parang tingnan natin nga. Ang mga bagay naman sa'yo eh. Yeah. Diba? Tingnan mo, tingnan mo. Kung ano, sikwenta, parang... Parang pwede yata. Mahal, ako nandiyan. Kaya ko na yan. Oo, oh, ikaw na. Kasi... Miss, alam mo, mas bagay sa ito. Try mo. Okay. Ibigay ko sa'yo ng 50. Tignan mo, bagay sa'yo. Sakto yung fit. Ano to? Parang hindi naman bagay. Ate, aray! Ano ba to? Kunin mo na, Miss. Bibigay ko sa'yo 50. Kunin mo na! Ate! Epo ka. Dahil sa mga pambababae ni Ace at pagsisinungaling nito noon, unti-unti nang nawalan ng tiwala si Eva sa asawa. Mas tumindi ang pagiging selosa nito at natuto na rin gumanti sa mga kinalolokohan ng mister. Kawa ka ba itong asawa ko, hindi no? Hindi po totoo no! Yan. No! Mami ka! Hindi po. Hindi. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Layas! Ay, kayong dalawa. Kung gusto nyo magtrabaho dito, huwag nyo galantiin ang asawa ko, ha? Napakasilosan nyo naman po. Sige, alis na lang po kami. Tama na ako. Tapos, sige, umalis ka. Alis! 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 Friendship, tama na. Ano mo nang sasabi ng totoo yung mga tindera mo yun? Ano sasabi ng totoo? Ano yung naamit ko yung pato ng asawa ko sa kanya? Ka nandito. Papawisa ka dito. Mainit dito. Oh, ano nangyari sa mga yun? Wala. Tamad kasi yung mga tindera eh. Kaya pinaalis ko. Ano bakit? Nakakaturete na itong ugali ni Eva. Sobrang selosa. Grabe. Kare, hindi naman sa kinakampihan ko si Kumare. Pero kasalanan mo naman eh. Diba? Binigyan mo siya ng rason para maging selosa. Eh, kaya nga nagsisisi na yung tao. Yung bagong buhay na nga. Hindi ba na matanggap yun? Eh, pati yung mga tindera namin pinalayas sa sobrang selosa. Pare, unawain mo na lang si Kumare. Sagawin mo na lang ang lahat para magbalik ang tiwala sa'yo. Pare, ibon mo nakawala. Bata tumari na ito. Galing yun. Sa'yo yun, pare. Ibon. Ayan! Umuwi na rin ang magaling kong asawa na nanggaling sa pugad ng iba. Nakipag-inuman ako sa mga kaibigan ko, kaya itigil mo yung bibig mo. Nakipag-inuman ka, sigurado ka, ha? Ginagawa mo! Inaamoy ko ng babae ka! Inaamoy mo! Ha? Ano babae? O sige, inaamoy mo! Ano babae? Nakipag-inuman niya ako, ano babae? O, may nakita ka lipstick! May nakita ka lipstick! Ano? Tignan mo! Siyempre, naligo ka na! Itigil mo na yung kaganyan mo, ha? Kung kailan ako nagpakatino, ha? Sa kaganyan! Baka nakakalimutan mo, matanda ka na! Kulubot ka na! Kaya kung hindi ka titigil, tututuhanin ko yung sinasabi mo! Ha? Gusto mo? Tutuhanin ko! Asawa mo ako! Ina ako ng mga anak mo, Ace! Pero kung nakuhin mo ako, kung insultuhin mo ako, para ako na yung pinakapangit na babae! Sige. Sige, gawin mo. Gawin mo yung mga sinasabi mo para gantihan kita.
Pag-alala ka na kang tigilan! Babae! Babae! Paano kaya inabuso? Yun yung pasyal nga panalita. Salita. Ano sinasabi? Yung mga salitang masasakit. Like? Sabi niya, huwag ka na mag-ilusyon na ano pa eh, napulot lang naman kita. Napulot lang daw niya ako. Ma. Oh, anak. Ma, huwag niyo na pong itago. Naku, anak, wala ito. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan ng papa mo. Ma, huwag niyo na pong pagtakpan si papa. Akala niyo po ba, hindi ko nakikita saka naririnig yung pananakit niya sa inyo? Ma, kahit anong tago mo sa mga pasa mo saka sa mga luha mo, alam ko yung nangyayari sa inyo ni papa. Anak, huwag naman sana sumama ang tingin mo sa papa mo. Mahal naman ako noon eh. Kung mahal kayo ni papa, bakit niya kayo sinasaktan, ma? Alam mo, anak, kapag ikaw ang ilaw ng tahanan, dapat marunong ka magsakripisyo, marunong ka magpasensya. Kahit masakit kakayanin ko, kasi ayokong mawalan kayo ng ama. Ma, kahit na anong mangyari, at kapag hindi mo na kayang magtiis, nandito na kami para sa'yo. At ipagtatanggol ka namin kay Papa. Pinipigil ko yung iyak ko gabi kasi ayoko marinig ng mga bata. Siyempre, ayoko malaman nila na sinasaktan ako ng papa nila. Ayun ako naman kasi, friendship. Hanggang kailan ka ba magtitiis? Babae ka. May karapatan ka. Alam mo, hindi tama yung ginagawa ni Ace eh, na binubugbog ka. Lumaban ka, Eva. Lumaban ka. O kayang pamartir-martir. Anong gusto mong gawin ko, ha? Iwanan ko siya. Pangayin ko yung mga bata. E paano yung kinabukasan nila? Tsaka ayoko masira ang pamilya nila. E paano ka naman nakakasigurong walang babae ang mister mo, ha? Totoo ba? Nasa inuman galing yan kagabi. Eva? Gumising ka naman. Tama na. Matagal nang nagsisinungaling ang asawa mo. Alam mo, kung ako nasa posisyon mo ngayon, matagal ko nang pinutulan ng ari yung si Ace. Alam mo yun, pag ganun, edi nandito lang siya sa bahay. Oh, edi tapos problema mo, di ba? Ganun lang yun. Putulan mo. Anak, pagpasensya mo na ugali ni Ace, ha? Ma-expel kasi siya mula pagkabata hanggang sa lumaki. Kaya sunod lagi sa luho. Mainipin pa.
Ang gusto niya, pinagsisibihan siya ng babae. Okay lang ho, Nay. Naintindihan ko. Salamat, anak ha. Eba! Hello! Ito ba? Ay, no. Yun! Hello, hello. Salamat na rin. Thank you. Oh, Eba, shoot ka muna. Tulungan ko pa si Inay sa loob. Sus. Okay lang si Nanay doon. Sige na, sumat ka muna. Isa lang. Huh? Alang ya. Ang arte-arte mo, samantalang dati, isang sit-sit ko lang sa'yo, tuwad ka na. Diba? Alam mo, ikaw, Eva. Ha? Lagyan mo to sa kukote mo. Maswerte ka kahit pok-pok ka, pinakasalan kita. Laylay na nga yung dibdib mo, puro bilbil ka pa. Pare-pare, tama na yan, tama na yan. Uminom lang tayo, uminom lang tayo. Okay, guilty ha! Ace, huwag mo ba susin na misis mo? O bakit? Sinasabi ko lang yung totoo ha! Ano ka? Ito yellow. Anak, dapat sa asawa, malalim na balon ang pasensya. Lalo na sa gaya ni Ace na nagmanas sa ama niya. Hayaan mo bukas pagsasabihan ko anak ko. Pasensya na anak. Pero nagtuloy-tuloy pa rin ang mga panlalait at pamamahiya ni Ace sa pagkatao ni Eva. Lalong bumaba ang tingin ni Eva sa kanyang sarili. Hanggang sa naghinala siya na may babae na naman si Ace, kaya muli niya itong sinundan. Ace, mahal kita. Binigay ko sa'yo ng buong-buo ang puso ko at pagkatao. Minsan, hindi kita niloko. Lahat ng gusto mo, ginawa ko. Pinagsilbihan kita. Kahit ilang beses mo akong ginago.
tinanggap pa rin kita, pinatawad. Bakit mo ba ako ginagamito? Kutsilyo! 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 Kuya! Ma'am! Kutsilyo po! Pili po kayo. Maraming klase yan, no? Matalim yan. May maliit, may malaki. Ito, ma'am. Ito. Matalim yan. Galing probinsya yan. Magkano to? 75 pesos, ma'am. Napakamura niya. Pwede pa kayo mamili sa loob, oh. Ang dami, oh. Kukunin ko. Oh, thank you, ma'am. Sige po. Talim niya, ma'am. Masasabi ko. Alam mo, mahal. Kahit pinaglipasa ka na ng panahon, hindi na rin tiyagain. Kailan ako nagpakatilo, ha? Tsaka agad lang! Baka nakakalimutan mo, matanda ka na.
Kulubot ka na! Bakit nagawa mo yung utulin yung kanyang ari? Bakit? Ba't naman? Sobrang galit yun, ha, Eva? Kumbaga sa mga nangyari sa amin, yung dala na rin siguro sa matagal na napagsama namin, tapos yung mga salita masakit na naipon sa akin, yung mga pabato sa akin salita, pamamaliit sa pagkatao ko, niniliit yung tingin nila sa akin. Tapos masyadong mababa tingin nila sa akin, sinasabihan na lang ako ng mga salitang hindi magaganda. Oo. Tapos natanim sa isip ko yun, tapos lagi niya ako pinagsabihan na babae ka lang, madali kitang palitan. Ba? Yung asawa, madaling palitan, babae ka lang. Pero yung anak, hindi. Sabi niya ganun. Okay. So madali ka lang palitan. Kumbaga yung mga salita sa akin, masasakit na salita, natanim sa isip ko yun, parang naging laso sa isip ko yun. Kaya yung balik-balik ganun, ano? Opo. Tapos habang nagtitinda kami, away kami ng away, tapos siya naman, andun lagi sa barkada, tapos ako nagtitinda. Bubuka siya ng tindahan, tapos ako naman, siya naman magsasara, ako naman nagbabantay. Oo. Tapos pupunta lang siya pag tapos na, kung dumating na siya, yun. Yun po, kukuha siya ng pera, good times. Alis na naman. Alis na naman siya. May pera na. Opo. Kaya yung yung sarili ko, nagalit na ako nung susa kanya, pag walang pagbabago. Naisip ko po yun na, sa mga salita niya sa akin masakit, naisip ko nga po yung bagay na yun na siguro. Para matigil na itong mga katarantaduhan niya, yun ang pumasok sa isip ko na. Yun nga po, pitulang ko siya. Attorney De Pedro, ano-ano ba yung
tinatawag na acts of violence against women. Under RA 9262 po, or otherwise known as Anti-Violence Against Women and Their Children Act, it categorizes into four forms of violence. Unang-una sa lahat, yung physical violence. Ah, pambubugbog, pananakit? Pambubugbog, pananakit. Sexual violence. Ano yun? Mag-asawa kayo pero pinilit mo siya na makipagsiping kahit ayaw niya, it's a form of sexual violence. Another one is psychological violence. Masasakit na pananalita. Emotional. Emotional, which will result to emotional distress or mental distress towards the woman or her children. Oo. Economic abuse. Uy, ano yun? Yun po yung dinedeprive nung lalaki yung kanyang asawa at yung kanilang mga anak sa sustento. Friendship. Ano pang nangyari sa'yo? Salita ka naman, no? Sinaktan ka ba ni Ace? Di ba sabi ko sa'yo, sampahan mo ng kaso? Aba, ipakulong mo na yung asawa mo! May nagawa akong kasalanan. Pinutol ko yung ari ng asawa ko. Naku po. Siya naman kasi nagsabi sa akin nun eh. Na ano? Na hindi na raw siya magbabago, yun na daw talaga pagkatao niya. Kaya naisip ko nga yung patuloy. Patulan na lang. Kasi ayaw niya rin magbago. Mo. Kasi tapos sa isip-isip ko naman, hindi naman siguro siya mamatay dito. Kaya ko ganun. Ano to? Tagay-tagay kami. Ah, umiinom kayo? Umiinom kami. Lalasing? Hindi naman po. Eh, hindi. Tatong tagay lang eh. Oo. Eh, ikaw? Hindi naman po. Ako lasing. Oo. Alam ko naman po yun. Lahat naman ginagawa ko para mapasaya siya. Kahit na alam ko sumasaw-saw siya sa iba. Kahit na paulit-ulit niya akong binababoy, tinitiis ko lahat at pinapatawad. Alam mo kung ang sakit? Habang pinagpaparausang kanya, tinatawag kanyang pangit. Tapos sasabihin niya sa'yo na matanda ka na, kaya hindi ka na niya mahal. Kaya pagpapalik ka niya sa mas bata sa'yo. Hindi ko na matiis. Binalat ko yun sa plastic, tapos nilagay ko sa bag ko, umalis ako. Hala! Wala na nga po ako nun sa sarili ko. Oo, ano wala ka sa sarili mo? Ang pangyari na yun. Nagsisi po ako sa pagkatapos ko nagawa yun. Nagsisi ka, pero nagawa mo na eh. Nagawa ko na po eh. Yung babae, mayroon din act of violence sa mister niya. Opo. O, patas ba yan? Ganun din ba ang batas?
Actually po, ang batas natin ay nakakiling sa mga babae. Okay. Dahil traditionally, talaga namang may upper hand ang lalaki towards sa mga babae. Itong RA 9262, ang pinoprotektahan lang niya, ang babae. Sad to say, kung yung lalaki naman yung minamaltrato ng asawa niya, pwede siyang mag-fall sa ibang provision ng batas, pero hindi siya protektado under Republic Act 9262. Eh, asan yung kabutol? Wala na, Dok. Binitbit daw ng misis nung tumakas. Ha? Hindi na pala natin ito maibabalik. Dahil sa takot na siya ay makukulong, nagtago si Eva sa mga kamag-anak. Pero pinaalis din siya ng mga ito nang malaman ang krimen na kinasangkutan niya. Nagpalaboy-laboy si Eva sa lansangan. Samantala, umabot sa 6 na buwan ng pagpapagamot ni Ace sa ospital. Dahil hindi na naibalik ang kanyang ari, naging maselan ang paggaling niya. Kinailangang turukan siya ng sari-saring mga gamot 2 beses sa isang araw. Sa nagawa ko sa papa mo. Walang talaga napigil na yung sarili ko eh. Ma, naiintindihan ko po kayo. Kamusta kayo? Hindi kami okay, Ma. Natatakot kami kay papa eh. Kasi lalo nagbago yung ugali niya. Baka mamaya kapag umuwi yun, kami naman yung saktan niya. Eh, Ma, hindi pa ba talaga umuwi, Ma? Sabi, anak. Pero aayusin ko to, ha? Mamalangal ko kayo. Pare, na-realize ko lang kasi na para ka ng babae ko, Mihi. Para kang nakakalalaki, ah. Pare, pasensya ka na. Wala naman akong ibig sabihin, eh. Naya ka na. Kasalanan na Eva lahat, eh. May lead na mga pulis kung saan nagtatago si Eva. Kapag nahuli mo ba niya, idiretso siya sa kulungan. Nadalan niya ako ng kaligayahan. Tatanggal ang kurensya ng kalayaan. Karapatan kang manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Mrs., meron kang karapatang kumuha ng tagapagtanggol. At kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawa mo ba ito?
ko yung mga anak ko. Anak! Ma! Mga anak, patawarin niyo ako dahil sa akin nag-uli ang buhay niyo. Hindi na ako namin. Hindi na patawarin niyo po ako. Papatay kita ng hasil, ha? Papatay kita! Ginawa ko ako ng inutin! Ginawa mo ako inutin! Papatay kita! Mama. Hindi ko pwede basta patawarin ang mama niya. Kailangan ko pagdusahan yung ginawa niya sa akin. Pero pa, di ka ba naawa kayo, mama? Oo nga pa. Baka kung anong mangyari masama sa kanya dun sa loob eh. Naintindihan niyo ba kung anong ginawa sa akin ng mama niyo? Naintindihan niyo ba? Hindi nawa na sa akin. Hindi na maibabalik habang buhay. Hindi na! Mami, nagawang mali si Mama. Pero hindi mo naman pwedeng itanggi na may kasalanan ka din eh. Hindi ka naman niya gagandihan kung hindi mo siya laging niloloko saka sinasaktan. Ikaw din mismo kasi yung gumawa ng dahilan para itulak siya na gumawa rin ng masama. Permanently withdrawing my case against her. Wala na akong kaso. Oo, Emma. Pinatras ko na ang kaso. Makakalaya ka na. Salamat, Ace. Salamat pinatawad mo. Kasalanan sa'yo. Palaging mo ako pinapatawad. Palaging mo ako tinatanggap sa puso mo. Kaya ngayon, ako naman ang papatawad sa'yo. Happy birthday, mahal. Salamat. Pasensya ka na, bakal kasi ang lighter eh. Hindi masindihan. Okay. At sinusunduan na namin ng mga anak mo. Ma! Ma, ano may wish mo? Wala na. Wala na akong mahihiling pa kasi ito na yung pinakamasaya kong birthday. Salamat, Ace. Thank you.
yung labing-labing sa gabi? Ano yung una po, nahihirapan. Wala ka ng labing-labing. Una po, nahihirapan po kami sa isang pero pinag-aralan namin dalawa. Parang normal pa rin. Siya nga ba? Apo. Pinag-aralan ninyong apo. Dalawa. Tati, paano namin yung... Tinanong po ako ng doktor ko eh. Yung doktor na nagturo sa'yo? Yung doktor ko kasi nung operan ako, tinanong ko sa kanya, sir, paano ako nito? Kala ko tinanggal nyo na yung sexual organ ko. Hindi pwede mamamatay ka pag tinanggal natin yun, sabi sa akin. Teka muna, ano ba ang dapat na matutunan ng mga misis, no? At lalong-lalo na ng mga mister, no? Yung mga nananakit, nang-aabuso sa kanilang mga asawa. Kailangan Eva. Kailangan talaga sa mag-asawa, nagkakaunawaan dapat sa isa't isa. Okay. Kung anong salita ng isang lalaki, unawain. Oo. Hindi pwede magpalitan sila ng masakit na salita. Uh-oh. Kasi magiging lason po yun eh. Lalong lumalala so, ang problema. Magiging malala, wala rin po mangyayari. Uh-oh. Kung malalaman na nila, palala po yun pagka pares mataas ang pride nila. Oo. Ikaw, Ace, ano naman ang masasabi mo sa mga mister naman? Sa na, mga mister na mga babaero, magbago na lang. Magbago na lang yung mga babaero dahil... Baka magaya pa sa akin. Alam ko! Yun ang pinakamagandang payo sa mga mister, ano? Para hindi magaya sa'yo. Oo. Pero kami nagpapasalamat sa inyong dalawa at kayo ay naglakas loob no, na ihandog ang inyong kwento sa ating mga televiewers nang sa ganun ay kapulutan ng aral. Opo. Kiss nga yung labi. Ooh, sweet naman. Hoy, thank you very much. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat din po, ma'am. Ay, nako, dakila ka. Kapag ikinasal ang dalawang nilalang, sila'y nanunumpa sa Diyos at simbahan na sila'y magmamahalan sa hirap at ginhawa. Pero kung puro hirap na at wala nang ginhawa at nagagawa pang saktan ni Mister ang kanyang misis, aba eh, hindi na ito tama at dapat nang isumbong sa mga otoridad. Sa kabilang dako naman, eh hindi rin tama na humantong pa sa bayulenteng aksyon si Misis para makapaghiganti kay Mister. Ang mahalaga at ang dapat, patuloy na magmahalan ang mag-asawa, huwag manakit sa salitaman o sa gawa, at respetuhin nila ang karapatan ng bawat isa. Ngayon, bukas at magpakailanman. At hirap na aking tinis at hiling.